Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Action! Magandang umaga sa ating lahat. Nasisira ang araw ko sa'yo pag nakikita kita. Kahapon ng umaga, habang pinakikinggan ko sa telebisyon ang mensahe ni Ma'am Leni. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nakakahiyaman aminin ay hindi ko napigil ang mapaluha. Mapaluha dahil sa dalawang bagay. Paano masabi? Grabe to the father. Look, magtitikto tayo, ha? Mahal ang film, okay? Please. Ma. Thank you. Pwede ko kayo rekomenda kay Herman Moreno sa Dutch Entertainment. Una, mga luha ng agam-agam at pangamba. Dahil habang nagsasalita si Ma'am Leni, inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo. Bigla akong naramdaman ang buong bigat at magiging pasanin ng landas ng aming tatahakin tungo sa pamumuno sa isang bansang naghihikahos at gumagapang. Kanyang talagang buhay. Pangalawang dahilan, mga luha ng pag-asa sa pagdeklara ni Ma'am Leni sa kanyang pagtakbo. Kalokohan yan. Para sa pagkapangulo. Alam ko yan eh. May pag-asang darating na ang tama, maayos at higit sa lahat ang mapagkalingang pagharap sa dalawang pinakamatinding problema natin ngayon. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Ang pandemya at ang gutom dala ng kawalan ng hanap buhay o sapat na kita ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. Alam lang marami sa inyo na ang plano ko ay tumakbo sa Senado. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Hindi ko hinangad na tumakbo ang pangalawang pangulo. Bahala ka sa buhay mo. Masaya na akong naghahanda sa darating na kampanya para sa Senado at kung pala rin, that's impossible! Ay may pagpapatuloy ko ang aking advokasya na suportahan ng husto ang ating mga magsasaka. Nagawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. At mangisda. Kalokohan yan! Nang gumanda ang kanilang ani, bumaba ang presyo ng pagkain at mawala na ang gutom sa ating mga pamilya. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Aaminin ko din na isa ako sa napakarami nating mga kababayan na hiniling kay Ma'am Leni at ipinagdasal na tumakbo siya bilang pangulo. Wala akong balak kung mandidato para pangulo sa 2022. Putang ina, ano ba to? Naalala ko, April 15 nung taon ito, 6 months ago, nagpadala ako ng text message kay Ma'am Leni at ang hinihiling ko sa kanya na tumakbo muli o tumakbo bilang pangulo. Lalaban ako! Oh, no! Ang sagot niya sa akin noon, kung siya lang daw ang masusunod, mas gugustuhin niya yung serbisyong lokal at grassroots. Kilala kong kaliskis mo, oy! Mas masaya siya na direktang nakakasalamuha ang mga kababayan natin. Oh my God! Wow! Dagdag pa niya, kumpara sa kanya talaga ang tumakbong pangulo, naniniwala siyang mangyayari iyon. Ano ka nasisira, ulo? Ika nga ni Ma'am Leni, if it is meant to happen, it will happen. Saan mo na sagat yung chismis niya? Sa Bongga, sa Tempo, sa People's Journal? Ang sagot ko naman sa text niya na may halong biro at kaunting udyok. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Sa gawain niyo, ma'am, kailan ba ninyo inuna yung kasiyahan ninyo? Bakit?
prayer emoji lang ang sagot niya. Matapos ang 6 na buwang puno ng malalim na pagninilay, dami mong arte! Lagpas siya si Ma'am Leni na ihain ang kanyang sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa Mayo 2022. Kung saan ka masaya, te, suportahan ta ka. Ako naman ngayon ang hiniling ni Ma'am Leni na sumabak din. Ano ba pakialam? Sa ganitong sitwasyon, naisip ko, may kayo ba? May mga pag-iisip ba kayo? Na dahil isa ako sa mga nag-udyok sa kanya na tumakbo at isang tabi ang kanyang sariling kagustuhan, ngayon, siya naman ang humihingi ng tulong. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Isang tabi ko rin ang aking kagustuhan. Bahala ka sa buhay mo. Eh baka sabihin po niya sa akin, pag sinabi kong masaya na ako sa pagtakbo sa Senado, e balikan niya sa akin yung sinabi ko 6 months ago. Baka na nanaginip ka lang. Eh sabi ko nga, wala akong kawala. Gago! Wala akong... No choice, ika nga. Pero sa totoo lang... Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tinawag tayo ng tungkulin. Call of Duty. Pinisan mo, nagbabari na naroon eh. Hindi lang kay Ma'am Leni, hindi lang sa partido, hindi lang pampamilya, pang-sportsman. Koalisyon o sa hanay ng mga supporters, pero sagradong tungkulin sa buong bansa. Ngayon ko lang nalaman. Kung may pagkakataong makatulong sa mas marami, sino pa ba naman ang tutulong sa iyo kundi ako? Kung may pagkakataong maglingkod sa mas malawak na paraan, ganun talaga ang gawin ko. Kung tatawagin sa mataas na pagkatungkulan, ganun talaga ang gawin ko. Gago! Tungkulin nating tumugon, lalo na sa gitna ng pinakamatinding krisis sa kalusugan at ekonomiya ng bansa. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Ito ang tumakbo sa isip ko. May kayo ba? May mga pag-iisip ba kayo? Nung kinausap ko si Sharon, niloloko na kayo ng harap-harapan! At ang ating pamilya sa request ni Vice President Leni. Hindi madaling baguhin ang mga plano ng last minute. Ipinagdasal naman namin ng time team ang linaw ng puso at pag-iisip. May kayo ba? May mga pag-iisip ba kayo? Mabigat na desisyon ito para sa akin at sa aking pamilya. Mabigat na tungkulin. Mas malaking hamon sa kampanya. Hindi nga kita kilala eh. Bakit? Pero, ang naging conclusion ko, di na tayo pamumula. Na mas mabigat ang pinagdadaanan ni Ma'am Leni at ang kanyang pamilya. At sa totoo lang, hindi totoo yan. Bola lang yan. Pinakamabigat sa lahat ang pasan-pasan ng bawat nanay at tatay na nawalan ng trabaho at napwersang mangutang sa tindahan. Mangutang ka lang sa tindahan eh, di ba? O manlimos para lang makabili ng ulam para sa mga anak. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yon. Mas mabigat ang dala ng bawat Pilipinong kumakalam ang sikmurang walang naman. Hindi akong magkakain. Na nauubos ang boses sa kakatawag sa lahat ng kakilala, naghahanap ng ospital na may bakante pang kama. Mabuti naman at alam mo. Na walang magawang kundi lumuha sa harap ng mga abo ng kamag-anak. Alam natin ito. Mabuti naman at alam mo. Dahil araw-araw may lumalapit sa atin. Kapapa! Nanghihingi ng kahit anong tulong na pwede nating ibigay. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Yan ang salita nila. Wala kaming pambayad sa ospital. Mabuti naman na po na mo, no? Wala na kaming pinagkakakitaan. Akin, mga walang disiplina, puro kayo pangkar. Nanghihingi sila ng tablet pang eskwela, ng gamot, ng bigas, ng pagkain. Putang ina, ano ba to? Nang pang-ospital sa anak, kapatid, magulang, lolo, lola nilang agaw buhay. Inaramdaman mo eh. Sa COVID. Nang pangtubos sa mga namatay sa mga ospital, ng abuloy, ang pambili ng kabaong.
bayad sa cremation dahil namatayan sila. Araw-araw, pilit nating ginagawa ang magagawa para tumulong. Excellent! Dahil alam natin na ang mga taong ito wala nang ibang pagkukunan at matatakbuhan. Kanyang talagang buhay. Dahil kapag hindi tayo tumulong, sino pa ba naman ang tutulong sa'yo kung di ako? Humindi tayo sa kanilang kahilingan. Hempusilat ang iyong puso, isang kahilingan. Lalalim lang ang luha nila. Magpakatapang ka naman! Lalo lang hihilab ang sikmura. Pilipino tayo. Tay, hindi mo para sa akin itong gagawin ko eh. Gusto ko mga tambuhay ko para sa inyo, para sa mga kapatid ko. Gusto ko mga tambuhay niyo lahat. Kung may pagkakataong makatulong, tulungin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Hindi natin maaatin sumali. Walang ibang re-rest back. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. Para sa isa't isa, kung hindi tayo ring mga kababayang Pilipino. Kung meron akong isang napakahalagang natutunan sa gitna ng pandemyang ito. Turo mo na ako eh, turo ka mo tinatawag. Ito ang katotohanan kailangan natin. Ah, mabuti naman at alam mo. Ang bawat isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin humugot ng tapang at lakas mula sa ating kapwa. Ano ka, bakla? Na sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagdadamayan, sama-sama nating malalagpasan ang matinding pagsubok na ito. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. At darating din ang mas magandang bukas. Oh my God! Wow! Kung alam natin kung gaano kalaki ang nakataya, kalokohan yan. Tungkulin nating tanggapin at harapin ang anumang hamon. Huwag mo sinusubukan ang tapang ko, ha? Tungkulin nating isang tabi ang pangamba. Tungkulin nating maging matapang. Itakang pakitag dyan, pambira, sumasaktan. Para sa ating mga anak at sa mga mahal sa buhay, at naway, ikalat ang katapangan na ito. Huwag mo sinusubukan ang tapang ko, ha? Sa iba pa. Tungkulin kong itulong ang kaya kong itulong. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Tinanggap ko ang hamon. Gusto mo magagatan tayo? Ha? At ito'y tinanggap natin hindi dahil sa katiyakan ng ating pagkapanalo, kung hindi dahil sa katiyakan ng ating paninindigan at paniniwala. Kung saan ka masaya, te, suportahan ta ka. Tinanggap ko at ipaglalaban ng buong lakas ang hamon bilang kandidato sa pagkapangalawang pangulo. Wala kayong silbi para sa akin. Kaagapay ni Pangulong Leni Robredo. Salot kayo sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno at sa tulong ng mga kababayan nating handang tumaya. Iba ka rin makiusap? Handang kumilos, handang makipagtulungan. Maisasaayos na natin sa wakas. Pag ganun kayo ng ganun, ang palatag ng gobyerno sa pagharap sa pandemya. Kalokohan yan! At sa pagtugon sa laganap, sa sakit, gutom at kawalan. Baka na nga nag-iinip ka lang. Nakita na natin ito at patuloy pa rin natin nasasaksihan ang pagtugon sa pandemya ng tanggapan ni Ma'am Leni. Sinungaling? Tiyak na mas higit pa ang magagampanan niya. Maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. Bilang Pangulo ng ating pinakamamahal na Republika. Ano ka na sinisira, ulo? Magbabago man ang landscape. Niloloko mo ba ako? Lumaki man ang laban. Hindi magbabago ang ipinaglalaban ko. Hindi pagkasama kita, nanganganib ang buhay ko eh. Mula pa nung ako'y student leader sa UP hanggang sa ngayon. Ako na ang pahalaro. Ganito pa rin ako. At parehong mga prinsipyo at mga pangarap ang isusulong ko bilang pangalawang pangulo ninyo. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang pangarap ko para sa bayan, ako po nagkwento siyempre ito. Sana all may trabaho at maayos na kita. Meron akong nakuha ng trabaho, nakikita tayo. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Di ako makakain. Sana all. Sana all may bakuna. God! Ano ba? Bakit parang ang nakalunok ng asid doon?
Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Naku, papatayin kita, animal ka. Huwag ka pakita sa akin. I will kill you. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Sana all. Hi all. Matagal na kaming magkasangga ni Ma'am Lenny sa mga laban. Handa mo yan, pati buhay ko ibibigay ko sa... Ilang taon na rin kaming ginigipit. Hindi kami nagpatinag. Ang paniwala ko, iisa lang ang aming prinsipyo, hangarin at pangarap para sa ating mga pamilya at sa bayan. Di na tayo pabumula. Halos 10 taon na rin ako na nagsasaka. Maliit ba ako ganito na tinatrabaho ko? Alam ito ng bawat magsasaka. Ginusto mo yan eh, nagpasarap ka. Ang itinanim, kailangan alagaan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Pero ang isa pang katotohanan sa pagtatanim, sa huli, ang pinakamahalaga ay magtiwala. Kalokohan yan. Kapag nagawa mo na ang lahat, ako, wala na akong gagawin eh. Na kayang gawin. Kapag nagsikap ka at isinagad, kakayanin ko para sa pamilya ko. Ang sarili para magtanim, magdalig, maglagay ng pataba, maglinis ng talahib. Maliit ba ako ganito na tinatrabaho ko? Sa huli, ang pinakamahalagang sangkap, pananalig. Tiwala. Magtiwala na habang ikaw ay nagtatanim pa lamang, magbubunga ito ng masaganang ani. That's impossible! Magtiwala sa panahon, magtiwala sa kapaligiran, magtiwala sa isa't isa, magtiwala sa Diyos. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa sambayan ng Pilipino. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Lalabas ang ating tapang. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Makakahanap ng lakas ng loob. Ano gusto mo subukan ang tapang ko, ha? Makakahugot ng liwanag ng puso para iwaksi ang baluktot na pamamahala. Kalokohan yan. At kapalit nito ay magtatalaga ng mga pinunong tapat, totoo, may puso at tibay, matino at mahusay. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan mo. Nagtitiwala ako at nagpapasalamat din ako kay Ma'am Lenny sa tiwala. Ano? Bongon! Ano? Bongon! Bakit? At na iniinatang sa atin. At kung mamarapatin ng Diyos, Pangulong Lady Robreno. Number one, sinungaling. Salamat ma'am sa iniatang ninyong hindi lamang sa akin. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Kundi sa ating mga kababayan na kayo'y tumakbo. Tatakbo ako. Tarihan nyo! Bilang pangalawang pangulo para sa bayan, para sa anak ng bayan, para sa bawat Pilipino, handang magtanim. Napapagod na po ako mag-araro. Para sa mga kababayan natin na handang magtanim. Sana all. Handang magtanim ng makabulang pagbabago at ihanda sumama sa atin para diligan, alagaan at palaguin. Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Ito. Wala akong duda sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, tayo'y magtatagumpay. Mabuhay si Lenny Robredo, ang ating pangulo, magiging pangulo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Tumago sa dugo ang kanyang salita nang magiting na abogadong may gininto ang dila. Sa kanyang pahayag gusto kong maiyak, kundi lang tumatanda. Tarantado ka talaga, no? Tila may katwirang ka, atorning makisig. Paliwanag niya'y totoong nakahakit. Ang puso't diwa'y
Lubos na natigatik. Kahit na nga ikaw, si Miriam Panting. Gunggong, marinig kita sa mukha.